Sa linya natin, si Senator Alan Peter Cayetano, ang Senate Minority Leader. At narinig ba niya, kumbachero, yung panayam kanina? Malaman natin. Tanong natin. Mula kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Senator, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Anthony at Jerry, at sa lahat natin yung kababayan na nandito tayo sa Cebu. At kanina, nabanggit niyo Davao, nandun din ako sa IDP noon, so kinakamusta ko rin sila. Opo. Mm. Edi, kayo po ba nakarinig ng interview ni na Karen at Vic kay Ma'am Gigi, kay Gigi Reyes? Hindi ko narinig, pero pinento ko sa akin ng asawa ko. Gusto nga niya, sana siya na daw ang sumagot. Total, si Gigi naman nagsasalita para kay Senate President, pero sabi ko, ako na lang. Mga tirade. Binding ho ba, Senator Alan, ang boses ba, ang tinig at salita ba ni Senate President Enrile, siya na ring salita ng kanina yung narinig natin na si Ms. Gigi Reyes? Tatlong mabilis na punto. Number one, sobrang nakakaya na pera ang pinag-uusapan ng mga senador na napakaraming matitinding issue, no? Bumabaha sa Davao, yung mga kalamidad sa Region 11, yung peace and order, no? Kaya kaninang umaga, nag-offer na ako ng solusyon, eh. Sabi ko, para matigil na to at pati kami titigil na, kumuha tayo ng private accounting firm na i-audit na lahat ng pondo. Kaya lang, binunyag ko rin na bukod dun sa million-million sa bawat opisina ng senador, may 500 million na nasa ilalim ng Senate Office of the Senate President. Dahil lumalabas pala, Anthony at Jerry, ang total na MOOE o Maintenance and Operating Expenditure na pondo ng Senado is mahigit 1.5 billion pesos. Uh-huh. So sabi ko, kung yung 600 million ay napupunta sa iba't ibang opisina ng Senado, kung 2 million a month yung bawat isa, kung yung committees ay 400 million, may matitirang 500 million. Uh-huh. Kaya kanina sa ANC, ang tanong ko, paano ba to? By certification din ba yan? Kasi si Senator Enrile, binabato sa amin, marami din daw kaming pondo, pero hindi sinasabi yung totoo na yung chairman, halimbawa Anthony, yung pinabi niyang 10 million ang pondo ni Senator Trillanes. Ang hindi sinabi ni Senator Enrile, 100,000 lang isang buwan ng MOE ng chairman pag 10 million yung pondo. At yung mga miyembro, 50,000. Kasi yung 100,000 na yon, sagot niya yung pasirok, sagot niya yung merienda, sagot niya yung venue nung hearing and everything else, no? So sa akin, ang tingin ko nagbuntod ng paghihimutok nila, ayaw talaga nila magpa-audit. Parating sinasabi lang ng Senate President ay katuhan nyo kami. Eh narinig ko na yan dati, si GMA parating ganyan eh. Let's move on, tapos na yung issue na yan. Ang sasabihin, kasuhan nyo na lang kami. Pangalawa, yung sa tanong mo, Jerry, na binding ba yan? Eh ngayon nabugo ko sila eh. Bakit ang sinabi ni Senate President last week na kaya tinanggal yung dalawa kong staff ay dahil nag-expire yung kontrata? Ngayon naman, ang sinasabi ng COS niya na si Gigi, si Attorney Gigi, ang sinasabi dahil inassign ko daw sa munisipyo ng Taguig, kaya daw nila tinanggal. Pero para lang masagot ko yun, Anthony Jerry, ha? Hinahamong ko na mag-resign ko sino nagsasabi ng kung sinong nagsisinungaling. Mm-hmm. Kasi po yung staff na yon, dalawa yon, si Rose Dick at si Khalil, hindi po nagre-report sa munisipyo yon, hindi po pupunta sa munisipyo yon. Mm-hmm. Sa office ko po talaga nagre-report yon. So, ang problema kay Attorney Gigi, yung kanyang hipag kasi at kanyang pamangkin ay nasa Taguig at kritiko ng asawa ko dahil tumatakbo ng konsehal yung kanyang hipag dun sa mga tinga. Mm-hmm. Diba? So siguro, dahil Muslim yon, si Khalil, eh meron kaming Muslim village, nakakita ng kamukha, akala nila doon nagre-report. Pero hindi doon nagre-report yun eh. No? Pero ang punto ko naman, Anthony Jerry, yung ba ang issue sa Senado ngayon? Ang issue, kung bakit ang mga senador pirmahan lang ang liquidation? Mm-hmm. At bakit ang mga senador pwedeng may bigyan, meron hindi? Mm-hmm. So right now, nakakaya na mag-iimbestiga kami ng ibang tao o ibang grupo. Tignan mo po si panahon ni General Garcia, di ba, pinagsisigawan namin mga militar, nabuksan yung account nila, si Secretary ko, si Justice Corona. Oh. Hindi ba sinabi namin sa kanya, ilantad yung mga bank account? O eh, bakit ngayon? Yung kay Justice Corona, by the way, personal account niya. Mm-hmm. Etong pinabubuksan ko ngayon ay hindi personal account ni Senator Enrile. Account ng opisina niya at account ng Senado. Ang buong Senado. At ang mag-audit naman ay hindi namang kung sino-sino lang, kung hindi credit ka,
credible private auditing firm para hindi niya maimpluwensyahan. Tama ho ba, Senator, na kayo na lang na mga senador ang sa mga opisyal ng gobyerno ang hindi nagbibigay ng resibo sa inyong mga gastusin? Certification lang? I think siguro sa MOE, pero marami kasi ang may intelligence funds, no? So sa intelligence fund kasi, certification din ang binibigay. Mm-hmm. But ganun din sa discretionary fund. Pero sa MOE, sa MOE kayo na lang. Mukhang ganun. Kaya nga nasabi ko kaninang umaga dun sa ANC Jerry, yung mga gumagamit ng tama ng pondo, hindi kami mag-object na resibuhan lahat yan. Mm-hmm. Kasi makikita mo naman eh, magkano yung pagkain, magkano yung pang-taxi, magkano yung sa witness na pinakain mo, magkano yung pang-sirok mo. Pero dun sa binubulsa yung pera, hindi papayag yan. Mm. So bakit ngayon na may personal na si Senate President, may drama-drama pa ng pa-resign-resign pa, pero magbubutuhan din pala ng mga kakampi niya, and everything na ganyan, na ang hinihingi ng tao naman simple lang eh. Magkaroon ng investigasyon at i-audit ng mabuti. Mm. So kanina may nag-file sa Ethics Committee, hindi ko pa nakikita, ako chairman ng Ethics Committee. So imbis nga na makipagkonfrontasyon ako sa Senate President, ang mungkahi ko na nga, legislation na lang, wag na tayo mag-ingay dito, pero i-audit natin yan, ipa-imbestiga natin yan. Opo. So yun ang ibabalik ko lang kay Ma'am Gigi. Oh. Diba? May so, binabanggit ko si Miss Gigi kanina na kayo daw yung mga humihingi pa dati na nabigyan pa kayo ng subcommittee. Oversight committee. BCDA. BCDA. Na kayo daw ho ang humingi at dahil may mga additional daw hong budget yun eh. Natural naman na, no, sabi nila, hipokrito. Eh, sino ba namang congressman ang senador ang hindi humihingi ng committee? Kasi yung committee, dun ka nagkakatrabaho. Pag wala kang committee, hindi ka nagtatrabaho doon. Pangalawa, kung lahat ng committee, ang budget ngayon ng mga senador sa committee, 428 million. Ang budget ng BCDA committee for 2.5 years ay zero. So masama ba na humingi ng konting budget doon para pag nag-hearing kami, may pondo? Para pag sa BCD kami humingi ng dokumento, kami magpapasirok, hindi sila. So, yung sinasabi ni Didi, parang pinapalabas niya na masama. Eh wala naman ibang hihingan kung hindi yung Senate President. Eh si, lahat naman, kahit naman nung minority si Senator Pimentel, kahit nung minority yung iba, sa Senate President humihingi ng pondo yon. So, hindi namin nirereklamo na may pondo ang mga senador. Ang nirereklamo namin, bakit ang gusto ni JP, siya lang ang happy. At ang gusto niya, pagkagalit ang mga senador sa kanya, halimbawa, hindi siya happy dahil iba kami ng stand sa RH bill. Mm. Hindi siya happy dahil iba ang stand namin sa syntax eh. Oh, tapos napag-uusapan yung corona, kung saan siya dun bumango, yung pala nalaman namin, yun ang usap-usapan sa Senate, nakikipag-meeting pala sila. Kaya pala umaasa yung ibang abogado ni Just Corona. So, alam mo, Anthony Jerry, lahat itong mga, tama yung mga kababayan natin eh, na minsan may magandang nadudulot din pag nag-aaway-aaway kasi yung mga katotohanan dumalabas eh. Oh. Diba? So nung naglaban si Pacquiao versus si Marquez, no? Eh naunahan ng Miriam versus JP, no? Eh sing-sing-tin din ng Pacquiao versus Marquez yan. Maraming issues na lumabas. So kanina, yun lang naman ang sinasabi ko. Yun siguro na pangkinggan ni Ma'am Gigi, no? Mm. Dahil ang sinabi ko lang, bakit pag ang paliwanag nila sa pondo pabago-bago, bakit ang paliwanag nila dito sa staff kung bakit tinanggal pabago-bago, tapos kami ang hipokrito. Samantalang, binanggit ko na kung yung mga issues, katulad nun, sabi niya, inimbestigahan na daw siya nung panahon ni Cory. Hindi naman siya inimbestigahan nung panahon ni Cory. Ang mismo nagsabi sa akin, Executive Secretary ni President Cory. Mm-hmm. Ang sinabi daw sa kanya ni President Cory, hindi ka kakasuhan dahil tumulong ka sa amin at kaya natanggal si Marcos. Ang nilagay niya sa libro niya, hindi siya inimbestigahan ni Cory. Mm-hmm. Doon niya pinigil. Hindi sinabi, dahil tumulong ka. So yun ang pinapaliwanag ko na sa staff namin nung tinanggal, ang sinabi niya kasi expired ang contract. Hindi naman niya sinabi na sa 6 na taon na naging senador ako, tuwing mag-expire yan, automatic na nire-renew. Mm. Anong nangyari ngayon na biglang nagbago at tatanggalin nila? Kahapon, sinabihan, pagdating ng June, hindi lang sila binalik sa mother unit, tatanggalin na daw sila sa Senado. Nako, teka muna po. Ano po ba masama kung si Attorney Gigi yung nagpapaliwanag
at tumitira kay Alan. Alan pala tawag sa inyo, Alan. Okay lang naman yon. Wala namang personalan yon, Anthony. Ang point ko lang naman, bakit iba paliwanag niya, iba ang paliwanag ni Senator Enrile. So sino ba nagpapatakbo ng Senado? Siya ba o si Senator Enrile? Kasi ngayon, pag nag-speech ako halimbawa bukas sa Senado, sinong sasagutin ko? Yung chief of staff o yung senador? Diba? So, yun lang naman. Sana mag-usap silang dalawa, yung storya nila magkatugmad. Sagot ng chief of staff, iba ang sagot ng senador. Mm. Kasi importante yung, yung tanong ni Jerry kanina, Senator, na binding ba para kay Senate President Enrile ang lahat ng binigkas ng kanyang chief of staff, considering na ang mga sinabi po kanina ni Attorney Reyes hindi po basta-basta. Sabi nga po namin ni Jerry kanina, kumpleto ng kanyang ng passion, ng conviction sa kanyang pagsasalita at ang kanyang huling pananalita mga ipokrito kayo. Usually, pagka ang chief of staff nagsasalita, kailangan ng authority ng senador o kaya usually pag nag-away-away mga senador, kinakausap yung staff na huwag rin kayo mag-away kasi normal lang na magkaibang opinion. Mm-hmm. Pero medyo special to si Attorney Gigi dahil sa lahat ng mabibigat, no, sa impeachment, dyan sa comsur, sa even sa lounge, bawal ang ibang staff dyan. Pero si Attorney Gigi pwede, no? Mm-hmm. So medyo kung tatanungin mo kami mga senador, mabigat yan basta't nagsalita kasi sa lahat ng usapin ng senador, parating nandyan yan. Parang kanang kamay na rin ni Senator Enrile at minsan siya nagsasabi kung anong gusto mangyari ni Senator Enrile. So sa amin mabigat yon. Pero dati, parang siya ang taga-awat at siya yung taga, oy pasensya na kayo o kaya eto gusto ni Manong Johnny ninyo, etong ganyan. So nagtataka ako ngayon nung nabanggit yung salitang audit, kung bakit siya ngayon ang umaatake sa amin. Dahil medyo unethical at unprofessional yun sa Senado. Pero baka naman bugto na lang ng damdamin niya. Kayo daw po yung nangangantyaw pa na parang wala bang papasko dyan. Parang ganun. Wala ba, hindi pa baba si Santa Claus dyan? Unang-una, Anthony, matagal na kaming hindi medyo magkasundo sa Kongreso ni Senator Enrile. Ang naalala ko lang, kasi kanina pa kami nag-iisip na Milani, kasama ko ngayon, kung anong nangyari doon. Naalala ko lang, two years ago, apat o lima lang kaming senador na natira sa session hall tuwing last day. At napag-usapan lang namin, dapat dito sa Senado, no work, no pay. Kung wala ka dito sa session hall, dapat wala kang sweldo. Yun ang kansawa namin noon. So, kung Christmas noon, tapos nag-Merry Christmas at iba interpretasyon nila, nasa sa kanila yon. Pero hindi maintindihan ni Gigi at saka ni JPE na hindi nila pera yan eh. Ang pera ng Senado, pera ng bayan yan. Hindi ka pwedeng mamili kung sinong opisina ng senador ang bibigyan mo at hindi. At hindi pwedeng bigyan ng Christmas gift. Lumalabas kasi Anthony Jerry kaninang umaga na nasabi ko yon. Nung hinanap namin yung mga voucher ng 250, wala palang voucher yon. Uh-huh. So yung sinasabi ni JPE na yun ay savings, kung savings ng isang opisina ng senador yon, hindi mo pwedeng pamigay yon. Ibabalik mo sa Senado yon. I-re-realign mo pa yon. Dahil walang item sa Senado na gift to senators. Meron MOE. Pero para maging MOE yun, i-re-realign lang. Teka muna. So, tingin ko, yes. Sir, ang tanong nga po dun sinolin niyo ba? Kanina, sinabi ko nga sa kanila, katulad ni Senator Coco, in-impound namin yung pera. Kasi maraming check yung pumapasok sa amin every month. No? Pero isang account lang yun, Anthony, official account yun, hindi personal account. Minsan 10 check, minsan 20. So akala namin, pagpasok ng ganun, MOE yun. Pero nung lumabas tong issue na to, sinabi ko, itabi niyo 50 at yan ay magiging ebidensya. Ngayon, kung yan ay illegal ang pagkabigay, ibabalik natin sa gobyerno yan. Eh sabi niya, ba't hindi ibalik sa kanila? Eh kung sa kanya lang ibigay yon, di ba? Hindi ganun kasimple yon, Anthony. Di ba? At Jerry. So nalaman ko, this last few days lang, wala palang voucher yon. So kung galing dun sa kanyang MOE, and savings yon. Ang question ko sa COA, bakit hanggang ngayon hindi nila nilalabas? Ito yung resident auditor, ha? Bilib naman ako dun sa chairman at mahigpit yun eh. So maraming reform ang ginawa yun si Chairman Pulido. Pero itong resident auditor, ba't hindi nilalabas kung paano niliquidate ng Senate President yung 250 na binigay sa bawat opisina? Okay. Senator, mga ilang huling tanong lang. Sabi nyo kanina, drama lang yung
pagre-resign o pagdeklarang bakante yung position. Ano ho ba? Kaya na ho ba ninyo? May numero ho ba para mapalitan ng Senate President? Sa akin, Jerry, never naman naging primary o intention ko yung palitan siya. Kasi unang-una, wala naman akong manok o kandidato na ipapalit sa kanya. Sanay na ako sa minority, no? Mm-hmm. Ang sinasabi ko, Jerry, ilang beses na kasing ginawa sa lounge yan, na pag sinagot mo siya, sasabihin sa mga kasama, eh kung ganyan, kayo na lang, magre-resign na lang ako kanya. Pero hindi naman niya pinutuloy. Tapos, magbobotohan sila na siya pa rin. Mm-hmm. So, unang beses lang na sa harap ng camera niya ginawa. Uh-huh. Pero in-address pa niya yung issue. Sa akin, alam mo, kahit hindi siya nag-resign kanina, pero sinabi niya, o sige, pa-audit na natin to para walang magsabi. Kaya ang feeling ko talaga kanina, yung siyempre nung una, nung napakinggan ko, parang naano din ang ano ko, na parang kahit pa paano, parang tatay na rin yung si, parang lolo mo na rin, di ba, si JP, hindi mo masasabihin na lahat ng ginawa niya, mali. In between, yung araw-araw mo nakikita, Jerry Anthony, napapamahal din sa'yo eh. Di ba? Hindi naman lahat ng gawin niyan, mali. O hindi naman niya nawawalan kayo ng oras na maglambingan eh. Nung halos magmano nga ako dyan nung Christmas at kinamayan ko siya na Manong Johnny, sana maintindihan nyo, iba lang tayo ng opinion sa mga issues. Ang ganda-ganda ng yakap niya sa akin noon. So akala ko talaga okay na kami, no? So nung una kong narinig na ganyan magre-resign, pero nung naisip ko, eh hindi naman pala irrevocable at nagputuhan din pala sila. Mm. So eto, para nga tanggalin na sa tao na, para ang akala ng mamamayan, willing na siyang bumaba or eto yung, hindi yun yung issue eh. Yung issue, yung pera ng Senado at tamba na pupunta at billion yun. So, tama si Senator Lacson. Kaysa sa mag-cast tayo ng aspersion, kaso sabihin natin si ganito o si ganyan, ipa-audit na lang natin. Apo. So sa akin, Jerry, yun ang mas importante sa akin sa ngayon. Senator Alan, may pahabol lang ng tanong dito yung aming executive producer, pero wala akong kinalaman sa teleserye. Pero may kinalaman sa airtime na sa radyo at television. Meron daw kayong planong questionin yung airtime limit ng mga kandidato? Well, unang-una, Jerry, pati pag-i-interview sa news, eh, kailangan daw ipaalam sa COMELEC bago kayo mag-interview. So isipin mo kung may nangyayaring, halimbawa, shootout sa isang lugar, eh bago mo interview yung mayor o kaya kung yung kapitan kandidatong kunsyal, magpapaalam ka pa daw sa COMELEC. Mm. So tingin ko mali yon at prior restraint yon, no? Uh-huh. Number two, 180 minutes lang ang ginawang limit sa radyo sa buong Pilipinas. Mm-hmm. So ibig sabihin nun, kung 30 second isang spot, 360 spots ka lang meron. Eh kung 80 ang probinsya, ibig sabihin, 4 na spot lang bawat probinsya ang gagawin mo. Uh-huh. Eh alam mo, yung mga mas mahihirap na kandidato, sa radyo maasa. Mm-hmm. And usually, yung commercial mo, ina-translate mo yan into Bicolano, Ilocano, Pangasinense, dun po sa Kapampangan, sa Cebuano, di ba? Uh-huh. So, ang tingin ko kasi yung sa TV, Jerry at Anthony, di ba, 120 minutes, bihira ang kandidato na may 120 million eh. At tungkol sa TV kasi may ibang gastos. Kaya sabi ko, in principle, disagree din ako. Pero actually, baka one or two candidates lang ang tamaan na yung TV ay nilimitahan nila na aggregate. Pero sa radyo, napakaraming tatamaan yan. Tapos hihigpitan pa nila yung interview. So yan, Hoy, sa Supreme Court ninyo questionin? I'll try muna na sa COMELEC, pero if after a few days hindi nila pansinin, wala na tayong choice kung hindi sa Supreme Court humingi ng TRO. Kasi, Anthony at Jerry, ang iniisip ng COMELEC para makatipid, eh, bawasan to. Eh, mas mahal pa pag ikaw pumunta sa isang probinsya, yung ticket mo, yung tarpaulin na gagastusin mo, yung sasalubong sa'yo, yung sasakyan na rerentahan mo, yung hotel na tutulugan mo, tapos ilang tao makakautap mo sa isang rally, 1,000 tao. Mm. Makakalimang rally ka sa isang araw, 5,000. Samantalang sa radyo, di ba, pagdating mo dyan sa Davao, sa Cebu, sa Dagupan, eh halos yung buong probinsya maririnig ka. So I think yung ginagawa ng COMELEC, magandang pakinggan, pero hindi practical. That's why last point na lang, Jerry, no? Sa Amerika, si Obama, ang ginawa niya, hindi niya punisyon na magastos ang eleksyon. Ang ginawa niya, humingi siya sa tao na mag-ambagan. Kaya 1 billion ang na-raise niya sa small donors. So instead na ang pera manggaling sa drug lords, sa smuggler, sa gambling lords, di ba? Nanggagaling sa maliit na tao, and then media ang ginamit niya para maabot ang lahat ng kababayan niya sa buong Estados Unidos. So yun ang pakiusap ko sa COMELEC. Huwag tayo magpabango lang or
isipin na yung radyo ay hindi importante dahil 100 million na ang Pilipino, mahigit 40 million ang botante. Sa 90 days, hindi mo talaga maiikot. Mm-hmm. So pag nilimitahan mo ito masyado, ang kawawa dito, ang kandidatong sincero, at ang taong hindi maririnig ang plataforma ng kandidato. Bawas okay. Bawas na ho ng 20 minutes ang oras nyo, Senator. Nakaka-20 minutes. Salamat po. Thank you, Senator Alan. Thank you. Magandang gabi at God bless you po. Magandang gabi. Si Senator Alan Peter Cayetano.